Nakatanggap ng mensahe ang Aynus Pasig mula sa ilang itinuring na kaibigan at kapamilya ng pinaslang na 57 anyos at mahigit 3 taon ng Villa San Pedro HOA President kaugnay sa kanilang sigaw sa katarungan. Sa huling lamay ni Ismael Solano, o mas kilala sa tawag na ACE, ay nakausap natin ang ilan sa mga nakidalamhati, ang Police Hotline Movement at ang pamilya nito. Ayon sa kanyang pinsan na si Elizer Basa, alas 12 ng tanghali ng November 2 nang kanyang pasyalan ng kanyang pinsan sa bahay nito at doon dinatnan ang kalunos-lunos na sitwasyon at dugo ang katawan ni Ace. Nung natatnan ko po, talagang maamoy, mabaho at saka hindi ko kalay na yung pinto nakabukas. Kaya nung nakatip ako na binuksan ko na, pumasok ako, eh madilim ang loob ng bahay, walang ilaw, balay kusina lang mayroon. Tapos, dumiritso ako sa mga kwarto niya at saka doon ko na nakita yung bangkay niya. Wala na talagang ano, at saka mabaho. Bumaba ako tapos, sinabihan ko yung mga kapitbahay na kung sinong may number sa pamangkin niya. Ngayon, nung nakontak na yung pamangkin niya, mga after 1 hour, dumating. Kaya hindi rin nila alam yung pangyayari. Kaya nung dumating ako nung time na yun, ako lang talaga yung nakakita ng bangkay. At saka maamoy na. 3 days na bago mo nalaman eh. Kaya yung kanyang bangkay may amoy na. Ngayon, ang unang dumating barangay. Ngayon, sumunod, Police Pasig. Tapos ang pinakahuli, Soko. Ngayon, inimbisaga ng Soko yung sa taas. Tapos, after 1 hour, kinuha na nila ang bangkay. Tapos, dinala na nila sa autopsy, coronaria. Yung nalapitan niya ng saklolo, pinuntan ako sa bahay. Nung pinuntan ako sa bahay, sabi nung si Christian, Kuya Ronald, si Kuya Ace, patay na. Siyempre, nagulat po ako. Nung masabing ganun, lubas kagad ako, kinuha ko agad yung aking radyo at humingi kagad ako ng rescue sa barangay at nagpunta kagad ako sa barangay sa police station 5 sa may habitat. Yun po aking ginawa po nung araw na yun sa maghapon, nagbantay-bantay lang din ako, tingin-tingin. Nung dumating na yung mga polis, Soko, binuksan na nila, yun, mga aso talaga yung ano. Yun, talagang parang lumalabas 3 days na po. Ayon sa mga kapwa HOA officers at mga kaibigan, napakabuting tao ng presidente ng HOA at team leader ng Pink Army na grupo ng mga kaibigan ni Consi Cory. Isa pong nakakalungkot na pangyayari yung naganap sa isa naming kaibigan at isang masipag na pangulo. At aktibo rin po siya sa mga ganitong gawain, lalo po sa mga charity works na palagi po namin ginagawa dito po sa aming barangay. Mabait po siyang makisama rin sa amin at sa niya po talagang lahat ng kadababa siya. Siya ay palabat, palangit. Lalo hindi namin inasa na ganitong mangyayari sa niya. Nagulat lang din po kami lahat ng nangyari po yun. Ngayon ay sa bait po ni Press, sa kanyang mga ngiti, hindi ko siya palagi galit. Tataka lang kung may bakit nangyari sa kanya yun. Nako, Luan, sa totoo lang. Nung una kong malaman, siyempre unang-una, na-shock ako. Tapos talaga yung lungkot, tapos galit, papalit-palit yun. Kasi si Ace, napakabuting tao. Parang hindi ko siya nakita as sa eleksyon, yung gano'n. Hindi. Kasi parang nagturingan na kami na magkaibigan. Tapos pagpupunta yan, madalas siya pupunta sa City Hall . Wala, makikita ko nakaupo na lang doon sa couch ko sa office. Oh, sabi ko, Press Ace, ano? Hindi, dadalaw lang ako. Kumbaga, yung kanyang way, very friendly. At saka, yun, marunong siya talagang makipagkaibigan. Tapos hindi ko alam, pag may mga activities ako dito, katulad nung Linggo bago siya mapatay, meron na akong bloodletting. Oo. Hindi ako nakarating dahil may sipon at ubo na ako noon. So, ang sinabi nila sa akin,
na naku, ang sipag-sipag ni Press A, siya yung bantay dun sa gate ng Pinagbuhatan High School. Kaya yung mga ganong little things na he does o he did, eh talagang appreciated ko bilang isang kaibigan. Dahil imagine, nakilala lang kayo during the campaign trail. Pero nakita ko naman siya kung saan ako pupunta dito sa bandang Nagpayong. Para siyang ano eh, hindi naman siya talaga lumalapit sa iyo, makita mo lang gumaganyan siya. Ibig sabihin, nagsusuporta siya, tumutulong siya, nang wala naman siyang hinihintay na ano, kapalit. Ayon sa mga kapitbahay, October 30 taong kasalukuyan nang nagkaroon ng kaunting kasiyahan sa bahay ni Ace, kasama ang ilan pa sa mga kapitbahay. At di umano ay nagkaroon ito ng kaalitan. Ayon sa investigasyon, nasa 3 araw na ang bangkay dahil nangangamoy na at iba na rin ang itsura. May mga saksak sa mukha at tagiliran ng biktima at karagdagan pa ay nawawala sa bahay ang cellphone nito. Tapos mamaya, inintay na yung suko. Di rin maano ng suko dahil kailangan din ng punarya. Yun, nung inangat na ng punarya, doon nakita ng investigador at ng polis na yung maraming tama. Yung mga saksak po. Ang narinigan ko lang po sa mga ano, sa mga nag-imbestiga, eh sabi din sa is, o tsaka sa morgue, sabi nung nag-ano ng morgue, din sa is din. Nung una, wala kaming matanong eh. Yung soko, hindi mo naman makausap. So ngayon na medyo nakasettle na siya dyan mo makirinig kung ano yung mga nakita sa kanya, how he was when they found him. Tapos sabi nga nito mga kaibigan ko dito sa Pink Army, akala daw nila na stroke lang kasi before that, nag-mild stroke. Oo. Tsaka tumaas yung BP. So nung itihaya daw, doon nila nakita how cruel the person persons we don't know who did this to him. So hindi, no words can describe, you know, yung galit ba. Actually, nasa kamay na po ng ano yan eh, ng investigador na humahawak po nung kaso nung kay Press Ace. Ayon po sa kanilang pamilya, eh patuloy naman po na ano, na tinutugis naman po ng ating kapulisan at ng ating ding pagtulungan ng ating barangay. Pagbibigay po ng informasyon kung sino po talaga ang gumawa nito sa kanya. Sa kasalukuyan ay hindi pa natutunton ang suspect at ang panawagan ng mga kaibigan at kapamilya na sana makipagtulungan kung sino man ang mga nakakita sa huling tao na lumabas sa bahay ni Press Ace. It's a call for justice dahil for a person as good, as nice, as Press Ace, hindi niya deserve yan or nobody really deserve to be treated that way or to even take one's life. Tapos yung gruesome, it's quite gruesome yung ginawa sa kanya. Siguro po dun sa gumawa nito, sana makonsyensya siya na hindi niya dapat ginagawa yan. Kung sanay man siya, sana itigil niya. Wala nang mawalang buhay, lalong-lalo ng isang katulad ni Press Ace. Yeah, sa amin po, sa pangkalahatan ng mga LCW Tito Cory, Pink Army, sa mga mamamayan Nagpayong at ng Pinagbuhatan, sa mga kaibigan po at kapwa na presidente ng homeowners, ay marin po namin kinukundina ang hindi makatwirang paggawa ng gantong klaseng krimen sa isa naming kasama. Kaya kami po ay nananawagan sa mga otoridad na paigtingin pa po ang paglaban sa kriminalidad dito po sa aming barangay. Dahil po ang ganito pong klaseng pangyayari na nangyari sa aming kaibigan ay hindi po dapat na kanyang makakamit. Sabi nga po namin, kung hindi man po maparusahan dito sa lupa yung gumawa nito, maaring bahala na po ang nasa itaas ang siyang gumawa ng paraan upang makamit ang hustisya sa kasama naming kaibigan na si Press Isolano. Sana po sa mga kasamahan din po namin na tumutulong, lalo na mga nagbabantay sa mga security forces, mga force multipliers, sa mga kapulisan,
ipagpatuloy lang po natin yung pagabantay at pagre-report sa mga ganitong klase na krimen na para hindi po maiwasan na makikita na talagang tayo ay talagang tumututol sa ganitong klaseng krimen. Kung sino mong gumawa sa kanya, sumuko na po siya. Nagpasalamat ang nagdadalamhating kapatid ni Ace sa mga nakiramay. Sa lahat po na nakikiramay sa kapatid ko, kung anong pagkakilala namin sa aamin, ganun na ganun siya sa inyo. Mabait po siya. Lahat ng aking pamilya, kung sino man tulong-tulong, mga kaibigan, mga kapitbahay, kung sinong nakikiraman, lahat na kasamahan niyo, pati si Konsi, lahat nakikiramay hanggang sa bukas, umalis siya, yung magsiservisyo. November 9 ang libing ng HOA President at ipagpapatuloy ng kanyang pamilya ang paghahanap ng katarungan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.